nabalitaan ka na kay Ella, tawagan mo na lang ako, ha? Hindi ko alam kung saan pupunta. Ma! Oh, saan ka pupunta? Hanapin ko si Ella. Huwag na, anak. Baka bumalik na yun sa pinanggalingan niya. Maano ba naman kayo? Mula nang kinuha ko si Ella Kalabebeng, responsibilidad ko na siya. At pag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Oh, anak, siya naman ang kusang umalis, di ba? Sapat na yung pinakain mo siya, pinatira mo siya rito. Bawi ka na nun. Ma, hindi naman mangyayari kung hindi mo ginawa yun eh. Sinaktan mo yung bata. Walang kalaban-laban sa'yo. Hindi naman lang inisip yun. So, ako pa ang sinisisi mo ngayon. Ron, tinanggap ko dito yung batang yun kahit natutol na tutol ako dahil lang sa'yo. Pero ngayon siya ang naging dahilan ng kaguluhan dito. Tama ba naman yun? Ma, itong tandaan nyo. Huwag may nangyaring masama kay Ella. RJ, nakuha naman yung sigarilyo ko doon sa loob mo. Opo. Salamat, anak, ha. Ito po, Mami Sheila. Ayoko. Salamat. Mami Sheila? Hmm. Sabihin mo sana ako sa inyo, eh. Huwag mo sana kayo mag-ahit sa akin. Kasi, alam ko, naging pabigat ko ako sa inyo mula ako nung dumating ako. Lalo na siguro ngayon kasi nahirapan kayo sa trabaho. Pero sana ko, huwag naman kayo magalit sa akin, ha? Hindi naman ako nagalit sa iyo, eh. Medyo mainit lang yung ulo ko paggabi. Hindi ka naman sinasadya na initan ka nung ulo. Sumablay ka sa ikot sa racket ko, eh. RJ, ngayon na medyo nagkukulang ako sa racket, eh, hindi mo na kita mabibigyan ng mga pang-araw-araw na gastos, ha? Hindi ko kasi mabibigay sa yung mga gusto mo tulad ng mami mo. Gusto mo ibalik muna kita sa kanya? Naku, wag po. Ayoko pong balik niyo ako kung sa kay mami. Mas gugustuhin ko po dito. Kahit ano po, kahit magutom ako, okay lang po sa akin. Ako po bahala sa sarili ko. Gusto ho, huwag niyo ako babalik sa mami ko, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Mas mabuti ho dito. Wala akong kakompetensya sa pag-aasikaso ninyo. Sinabi mo yan, ha? Opo. Sir! Sir! Nandito na po si Ella! Ano? Nakita niyo yung bata? Ano? Kamusta ka na? Ha? Sir, nakita ko ng kasama kong nagdoronda yung bata na natulog sa likod ng chapel. Hindi rin niya alam kung saan siya pupunta. Mabuti lang ho, may napagsabi sa amin na may hinahanap na kayong bata. Oo, hinahanap nga namin itong batang to, eh. Maraming salamat sa'yo at ako nang bahala magsabi sa superior mo, okay? Sige po. Oh, sige, sige. Guard, ano ko? Nasaktan ka ba? Ha? Ano nga alis nang gano'n? Nagugutom ka ba? Hindi, pangilis ko kayo, ha? Ako sa mga kakalos tayo na may anak. Pabilisan mo! Wow! Masama ang loob mo sa akin dahil sa ginawa nila. Pero di pa may usapan tayong dalawa.
Hindi kita ibabalik sa ate, Bebe. Mangat, di ka pa magaling na magaling. Ikat na'y Kuya Ron. Palagi na lang kayo nag-aaway ng mami mo dahil sa akin. Kaya imbis na kayo na magkahiwalay, ako na lang umalis. Natal, ako lang naman ang nakikitira eh. Pero Ella, mali pa rin yung ginawa mo. Ha? Paano kung may nangyari sa'yo masama? Hindi, malulungkot kami lahat. Sorry po, Kuya Ron. Pero huwag na po kayo mag-alala. Dahil pipilitin ko makalakad agad. Para di na kayo mag-away ng mami mo. At higit sa lahat, nakakasama ko na si Marie at Rina. Pero siyempre, pag nangyari yun, namimiss kita. Alam, mamimiss din naman kita eh. Kaya dapat huwag mo nang gagawin yung le, ha? Talaga? Promise? Promise. Talaga-talaga? Talaga-talaga? Promise talaga? Bebeng. Bebeng, sandali lang, Bebeng. Tang naloob, Abel. Nakuha mo na ikaw. Anong gusto mo? Nasa'yo na si Marie. Ano pa mag-gusto mo? Bebeng, ikaw! Anong paikutin yung ulo ko? Sinaktan mo na ako noon. Tama na yun. Bebeng, hindi ba tayo pwede mag-usap kahit sandali? Tapos na tayo mag-usap, di ba? Tungkol sa mga bata. Anong tungkol sa mga bata? Bebeng, hindi naman pwedeng ganito na lang tayo ng ganito. Anong gusto mo? Itago ko kung anong nararamdaman ko? Kilala mo ako, Abel. Bebeng, kilala kita. Alam ko, para sa mga bata, gagawin mo ang lahat. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan? Alam ko, mahirap. Pero hindi naman natin maiiwasan na hindi magkita. Dahil konektado pa rin ang anak-anakan ko sa inaalagaan mong bata. Kaya ko magpakatao. Pero hindi ko kayang hindi magpakatotoo. Subukan mo. Alang-alang man lang kay Marie. Para kay Rina. Susubukan ko. Pero hindi ako nangangako. Pag gusto sumabog ng dibdib ko, pinababayaan ko. Hindi na ako katulad noon. Sige na, kailangan ko na magpahinga. Ulam. Alam mo ba na mga ibang bata walang makain na ulam? Kaya ikaw, bigyan mo ng halaga kinakain mo rito. Sige na, kumuha ka pa. Mami, ayoko na. Busog na ako. Hindi, kumuha ka pa. Kumain ka lang ng kumain dyan. Oh. Init sobra. Uy! Ay, ma. Oo. Oh. Tama, nakahain na pala. Okay. Ah, teka na, Sela. Uncle, nasan si Ella? Kumakain pa lang. Kumakain? Eh, nasan siya? Nasa likod. Bakit siya naandun? Kuya, ayoko siya kasabay kumain. Ikaw. Ano ba ang problema mo, ha? Wala naman akong problema. Tinatanong lang naman niya ron kung nasa si Ella. Di sinagot ko lang naman yung tanong niya. Eh, wala kang kautak! Utak! Profesor ka pa namang natawag! Ate, may utak ako. Kaya alam kong tama yung ginagawa ko. Alis na kami. Ano? Kalada din na kami titira. Romualdo!
nakita mo na yung nagawa mong yun? Alam mo naman na ikaw lang ang dahilan ng pagbalik-balik ko dito sa Pilipinas galing sa States. Marami akong pagkukulang bilang isang ina, pero willing naman akong bumawi. Ang hindi lang ako makakapayag ay kung titira ka sa daddy mo. Ma, hindi ko naman pinagsisiksikan ang pagtira dito ni Ella kung hindi niya ako kailangan eh. Pinapaalala ko lang sa sayo, na responsibilidad itong batang ito hanggang sa gumaling siya. At kung di nyo hahayaan yun, mabuti pa siguro tumira na kami kala dati. Oh, ikaw naman. Wala namang problema sa akin yun, anak eh. Kaya lang kung minsan naninimbang ako kay Christina. Nagseselo siya. At natural lang yun. Ngayon, pilit kong iintindihin ang lahat. Alang-alang lang sa'yo. Ano? Aalis pa ba kayo? Hindi naman. Thank you, anak. Thank you. Alam kung gaano kahalaga sa akin to. Ang dahil dito, nabuo uli mga pangarap ko. Maraming salamat, pare. Wala yun, Abel. Kung sakaling may tutulong pa ako sa'yo, huwag kang mag-alala. Maasahan mo pa rin naman ako bilang kaibigan mo eh. Maraming salamat. Okay lang yun, pare. Paano? Ano na ako? Sige. Magandang balita ako sa'yo, Marie. May nakapagsabi sa akin ang bagong address kung saan ko pwede puntahan yung isa sa mga kapatid mo. Talaga po? Oo, kaya bukas na bukas, magpapaalam ako sa kapatas namin, pupuntahan ko yung address na binigay sa akin. Maraming salamat po, Tatay Abel. Sana nga po, siya na yung kapatid ko. Kumain na po kayo. Belinda? Di mo ako natatandaan. Ako si Abel Bautista, yung kaibigan ni Irma. Pasok sa loob, dali! Belinda, sandali lang! Belinda, sandali lang! Mami, sino yun? Wala, baby. Wala. Mr. Rodriguez, sa lukuyan na po namin pinag-aralan ang nangyari sa sasakyan. Nagkutupo kaming foul play. Anong ibig niyo sabihin? Tanggal ang tornilyo sa tie rod ng manibela. Kaya nawala ito ng giya. Maaaring pinakailaman. Pero huwag ko kayo mag-alala. Nakikipag-coordinate na po kami sa pulisya ng San Matias. Sino naman ang maaaring gumawa na? Sir, sir! Rumadyo po ang base. May natanggap kaming report mula sa San Matias.
Natagpuan na raw ang katawan ni Miss Adelaida Rodriguez. Talaga? Durugo ang katawan ng biktima. Nasa early stage na siya ng decomposition. Ikinalulungkot ko namin, Mr. Rodriguez. Nagmatch daw po ang dental records ng biktima. Kumpirmado na pong patay ng inyong kapatid. Thank you.